Team ng Los Angeles Clippers, my idol, expected nga na i-trade ang kanilang power forward slash small forward na si Marcus Morris ngayong offseason para nga i-upgrade ang kanilang roster. At meron nga rin balita, mga idol, about sa mga NBA teams na pwede nga mag-pursue sa kanya. Itong mga to, mga idol, itong mga team ay mga championship contending team. Isa sa mga team na yan, mga idol, ang team ng Nuggets, Milwaukee Bucks at pati na rin ang Sixers. At hindi naman magpapahuli ang team ng Los Angeles Lakers. Dati pa nga, mga idol, ay interesado na ang team ng LA na kuhanin nga itong si Marcus Morris nung nasa New York Knicks pa lamang siya noong 2019-2020 season. At ngayon nga may pagkakataon nga sila muling makuha ito, mga idol, expected na magkaroon nga rin sila ng interest. Etong si Marcus Morris, mga idol, ay isang player na instant offense. 3-level scorer nga ito, mga idol, maaasahan mo sa 3-pointer. May post-up game, may mid-range at kaya ring dumrive nang walang problema. At ang isa pang maganda, mga idol, ang kanyang kontrata ay hindi ganun kalakihan. Kaya nga, mga idol, sa tingin niyo ba magandang ang fit itong si Marcus Morris sa mga team na ito? Lakers, Nuggets, itong ang Milwaukee Bucks or Sixers? Komento niyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At punta na nga tayo sa ating next balita. Itong si Draymond Green, mga idol, binigyan nga ng hard time itong si Nikola Jokic ngayong binabantayan niya nga ito sa kanilang round 1 matchup. Alam niyo ba, kapag si Draymond Green nga bumabantay kay Jokic, mga idol, 27% lamang kanyang field goal percentage. 0 out of 8 nga siya sa kanyang mga 3-pointer at meron siyang 3 turnovers. Yan nga, mga idol, ang epekto ng depensa na ito ni Draymond Green sa MVP candidate na si Nikola Jokic. Pero anyways, mga idol, punta na nga tayo sa ating panghuling balita tungkol ito sa pagdurog nito ni Jimmy Butler sa team ng Atlanta Hawks. Umiscore nga siya, mga idol, ng kanyang playoff career high. 45 points lang naman yan, mga idol, 60% field goal percentage. Meron nga rin siyang 5 rebounds, 5 assists at 2 steal. Natulungan niya ang kanyang team na manalo na may 10-point lead, 115-105. Trey Young, mga idol, nakabawi naman kahit papano with 25 points and 7 assists. Pero kapos nga sila. Down na nga sila ng 2-0 sa series na ito. At yan ang nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!